mga kwento, magpapatindig ng inyong palahibo, magdadala sa inyo sa ibang mundo. Halina't sumama sa akin, buklasin ang misteryo sa mundo ng kababalaghan. Damhin ang kilabot. Dalawang taon na din pala nakalipas simula na mangyari ang nakakatakot na karanasan kong ito. Ako ay nasa gitna ng aking pagtuturo nang makatanggap ako ng tawag mula sa bahay. Inaapoy daw ng lagnat ang aking asawa at nanginginig ang buong katawan nito. Kaya ako naman ay pandalas na nagpaalam sa aking kasama sa trabaho na si Ryan. Ryan, pwede ba ikaw na ang tumapos sa aking klase? Ilang minuto na lang naman na mag-uwi, ana. Please, may emergency lang sa bahay. Medyo natataranta at naiiyak kong sabi dito. At isang mabilis na tango naman ang itinugon niya sa akin. Pagsakay ko sa aking sasakyan, kinuha ko kagad ang aking cellphone at tumawag sa Red Cross. Hello, Ate Angie. Nandyan po ba yung ambulansya? Pwede po bang pakisabi kay Kuya Boots na doon na kami magkita sa bahay? Kailangan ko lang isugod si Dada sa ospital. Pakiusap ko dito. Hindi naman ako nagdalawang salita at narinig kong sinabihan na ang driver ng ambulansya na pumunta sa bahay namin. Humiling ako na kung pwede ay magpadala ng ambulansya sa bahay at doon ko na sila tatagpuin. Mga ilang minuto pa lang ako nakakadating sa bahay namin, dumating na din sina Kuya Butch. Tinulungan kami ng ambulance driver namin at ng isa pa nitong kasama na mailipat namin si Dada sa stretcher at maisakay sa ambulansya. Hanggang sa tuluyan na nga naming naitakbo ang aking asawa sa ospital. Pagdating namin sa ospital ay sa emergency room muna kami nagstay habang naghihintay na may mabakanting room. Ang ospital na pinagdalhan namin ay isa sa pinakamahusay na ospital dito sa aming bayan. Meron nga lang kamahalan ng presyo nito dahil ito ay isang pribadong ospital na kumpleto sa laboratory at higit sa lahat ay halos kakilala ko ang mga staff na naandoon. Nang kumagat ang dilim, nailipat na din kami sa isang private room na nabakante. Doon kami inilagay sa pinakahuling pinto sa dulo ng pasilyo. Pagpasok ko sa kwarto ay parang madilim ang aking tingin dito. Ngunit maaaring dahil sa madilim na din sa labas ng ospital. Pagpasok mo sa room ay madadaanan mo muna ang banyo ng silid sa tapat ng pinto ng banyo. May isang mahabang sofa. Pagkatapos noon ay may isang maliit na ref sa tabi ng kama ng pasyente at isang nakasabit na flat screen na nakaharap sa kama nito. Sa kabilang gilid naman ng kama ay may isang malambot na bangkong mahaba ang naandoon. Sa mga oras na yun, tumigil na ang pangatal ng katawan ng aking asawa. Bumaba na din ang kanyang lagnat at nakuna na siya ng mga laboratory tests na kailangan niya. Sinabihan din ako ng nurse na bukas na namin lahat malalaman ang resulta nito pagdating ng aming doktor. Nagpaalam ako saglit sa aking mister at sinabi kong susundo lang ako ng isang bata sa bahay para may makasama ako sa magdamag na pagbabantay sa kanya. Pumayag naman siya kaya binuksan ko ang TV at iniwan ko siyang nanonood. Inabot ko din ang switch sa kanya na kung sakaling may kailanganin siya, humingi muna ng tulong sa mga nurse na nasa station. After 30 minutes, nakabalik na din ako sa ospital. Natutulog na din ang asawa ko pagpasok ko ng kwarto. Inayos ko muna lahat ng dinala naming gamit galing sa bahay. Naglagay din ako ng mga pagkain sa mesa sa gilid niya para in case na magising siyang gutom, may makakain siya. Kinaumagahan, lahat naman ay naging normal. Dumating ang kanyang doktor at sinabihan ako. Mrs., sa sobrang baba ng blood count niya, kailangan niyang masalinan ng dugo as soon as possible dahil may posibilidad na any moment ay pwedeng mag-cardiac arrest or ma-stroke ang inyong asawa dahil sa kakulangan ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahil dito ay nahihirapan magpump ang kanyang puso na maaaring maging sanhi na magkulang ang oxygen sa kanyang utak. Paliwanag ng doktor. Pagkalabas ng doktor ay tumawag agad ako sa Red Cross at nagtanong kung meron silang available na dugo na katype ng dugo ng asawa ko. Sa kasamang palad ay wala daw available na dugo na tugma para dito.
itatawag daw nila sa ibang branch ng Red Cross upang kung magkaroon ng available na dugo ng blood type niya ay maipakuha namin agad. Habang naghihintay kami na magkaroon ng dugo na maisasalin sa aking asawa, napagpasyahan naming manatiling na-confine ito. Ako nga pala ay isang first aid instructor sa Philippine Red Cross Batangas na Sugbo branch, kaya ang kahilingang ito ay hindi naman naging mahirap para matugunan nila. Sa ikalawang gabi namin sa ospital ay hinintay ko ulit ang last round ng nurse na nagpapainom ng gamot sa asawa ko, at pagkatapos nun ay sinabayan ko na itong matulog. Medyo nahihimbing na ako nang marinig kong lumalagaslas ang tubig sa CR. Inisip ko na maaring yung anak ko lang iyon at may hinuhugasan lang, kaya pinilit kong bumalik sa pagtulog. Ngunit mga 5 minuto na ang nagdaan, hindi pa din tumitigil ang paglagaslas ng tubig sa banyo. Napilitan akong bumangon. Naisip ko na baka ang asawa ko ang nasa loob ng banyo at may nangyari na dito. Pero nang pwestong nakaupo na ako sa silyang hinihigaan ko, nakita ko ang anak kong nakahiga malapit sa kama ng asawa ko. Pareho silang tulog na tulog. Punot-nuho akong tumayo at pumunta sa banyo upang patayin ang gripo. Pagpasok ko sa banyo ay wala naman ako nakitang kakaiba, kaya pinatay ko na lang ang gripo at ilaw dito, saka naglakad pabalik sa sofang hinihigaan ko. Umupo muna ako habang nagpapaantok ulit. Noong akmang hihiga na ako ulit ay bigla kong narinig na lumalagaslas na ulit ang tubig sa loob ng banyo. Nagulat ako at kinabahan sa isiping alam kong walang tao sa loob nito. Lumapit ako ulit dito at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa pagbukas ko ng pinto ay sinalubong ako ng isang malamig na hangin na siyang nagpatayo sa aking mga balahibo. Sa sobrang takot na aking naramdaman ay ipinikit ko ang aking mga mata at pinapa ang switch ng ilaw ng banyo. Noong maliwanag na sa loob nito, tumakbo ako agad sa may gripo at pinatay ito sabay takbo palabas. Dahil sa takot ay hindi na ako dinalaw ng antok. Sumiksik na lamang ako sa bangkong hinihigaan ng aking anak at nanood na lamang ng TV. Kinabukasan na hindi maganda ang lagay ng asawa ko dahil sa patuloy na pagbaba ng kanyang blood count. Halos hindi na din siya makatayo dahil sa sobrang panghihina. Bandang tanghali ay tumawag ang Red Cross at sinabi sa akin na meron na silang nahanap na dugo at pwede ko nang kunin ito. Kaso sa Intramuros branch ko pa ito pupuntahan. Alam kong kailangan ng asawa kong masalina ng dugo, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Bumiyahe na ako paluwas ng Maynila. Hating gabi na ako nakabalik sa ospital at itinuloy ko sa laboratory ang dugong nakuha ko for cross-matching. Pagpasok ko ng kwarto ng aking asawa, nakita kong hinihintay niya pala ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mahal, kuntintiis na lang ha. Nasa lab na ang unang bag ng dugo na isasalin sa'yo. Sa ngayon ay matulog ka muna at pinaprocess na nila iyon. Tumango naman ang asawa ko at pumikit na ang kanyang mga mata. Hindi ako umalis sa kinaupuan ko sa tabi niya. Binantayan ko siya habang natutulog. Sandali lang ang lumipas nang mapuna kong parang nahihirapan siyang huminga. Sinubukan ko siyang gisingin ngunit parang hindi siya magising. Ginising ko ang anak ko at sinabi kong pumunta sa nurse station at humiram ng stretch board. Pagtakbo ng anak ko ay pinindot ko ang switch sa tabi niya upang bigyan ng alerto ang mga nurse na code red. Hindi naman naglipas ang minuto ay nagdatingan na ang mga ito. Umatras ako at hinayaan ko sila ang umasikaso dito. Pagdating ng anak ko ay may dala na itong stretch board. Kinuha ko ito at itinayo sa aking tabi. Inihanda ko ito para kung sakaling hihinto ang kanyang paghinga, ipapalagay ko sa likod niya upang mabigyan ko siya ng CPR. Nakita kong nataranta din ang mga nurse, kaya tinanong ko kung ano ang kailangan nila. Halos pasigaw ang isang nurse na sinabi sa akin na kailangan na daw maisalin ang dugo dito. Pagkarinig ko noon ay tumakbo na ako papuntang lab at kinatok ang mga medtech. Ilang oras pa ba bago pwede natin maisalin ang dugo sa pasyente ko? Tanong ko sa medtech na nagbukas ng pinto. Ma'am, mga 10 minutes na lang po. Sagot naman ito. Naghihingalo na ang pasyente ko. Baka pwede. Pagkatapos na pagkatapos niyan, itakbo niyo na sa room please. Halos paiyak kong sabi dito.
Opo, ma'am. Paputol-putol na sagot nito. Patakbo na uli akong bumalik sa kwarto namin. Pagpasok ko ay umiiyak na ang anak ko. Bakit? Ang kinakabahan kong tanong dito. Ma, tumigil na huminga si daddy. Umiiyak na sagot nito. Nanlumo ako sa narinig ko. Agad ko namang nilapitan ang asawa ko para kausapin na lumaban. Dada! Dada! Hindi mo ako iiwan, di ba? May pangako ka sa akin, sabay tayong tatanda, di ba? Pakiusap ko dito. Wala akong nakuhang sagot dito. Pero nagmulat ang kanyang mata, kaya alam kong naririnig niya ako. Dada, 10 minutes na lang maisasali na ang dugo mo. Please, huwag kang titigil huminga. Pilit kong pinipigil ang iyak ko habang sinasabi ko ito sa kanya. Ma'am, 35 na lang po ang heartbeat niya every minute, ang sabi ng nurse. Nurse, tulungan mo ako ha. Pag tumigil siyang huminga, pakilagay sa likod niya yung stretch board. Itatagilid ko siya at bibigyan ko ng CPR. Meron ba kayong AED dito? Pwede bang pahiram? Meron po, sabi ng nurse at tumakbo na ito para kunin ang AED nila. Sa awa naman ng Diyos ay nasalinan ng dugo ang asawa ko ng tama sa oras. Unti-unti ay nakita kong umaayos na ang paghinga niya. Ibinilin sa akin ng mga nurse ang dapat kong gawin bago sila lumabas. Makalipas ng 3 oras ay tapos na ang pagsasali ng unang bag ng dugo sa asawa ko. Stable na din ang kanyang paghinga. Mag-aalas 3 na noon. Marahil sa sobrang pagod at takot na naramdaman, mabilis akong nakatulog sa sofa na malapit sa may banyo. Mga bandang 3:30, naalimpungatan ako dahil narinig kong bumagsak yung paunang lata namin. Tumayo ako at nilagay iyon sa loob ng cabinet upang makasigurong hindi na ulit ito mahuhulog. Sa pagbalik ko sa pagkakahiga ay napaisip ako kung paano ito nahulog, samantalang maayos naman ang pagkakapatong ko nito sa ibabaw ng mini ref. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, narinig kong nahulog ulit ang latang baonan namin. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang tunog ng bagsak nito dahil hindi isang beses lang tumama sa sahig, kundi paulit-ulit ito. Bigla akong napamulat ng aking mga mata at dahan-dahan akong humarap sa kabinet. Halos panawan ako ng aking ulirat nang makita kong may isang mamang nakaitim na nakatalikod sa akin ang nakatingin sa aking asawa habang pinaglalaroan ng kanyang baston ang baon ng lata na nasa sahig. Sa sobrang takot ko ay nag-umpisa akong umusal ng dasal. Lakas loob ay tumakbo ako palapit sa kabinet. Kinuha ko yung baon ng lata. Pagkatapos ay tumakbo ako pabalik sa sofang hinihigaan ko. Dahil sa ginawa kong ito, kitang-kita akong unti-unti naglalaho ang lalaking nakaitim na nakatayo pa din sa may kabinet namin. Hindi na ako nakatulog at tumabi na ako sa aking asawa. Mga bandang 5 iyon, nakarinig ako ng iyakan sa labas ng kwarto namin, kaya lumabas ako at sinilip kung ano ang nangyari. Nakaramdam ako ng awa nang makita akong nag-iiyakan ng mga anak ng pasyente sa katabi naming kwarto. Parang hindi sila makapaniwala na wala na ang nanay nila. Dahil sabi daw ng doktor noong nagdaang araw ay pwede na nila itong iuwi sa bahay para doon magpagaling. Nanginginig ang buong katawan kong bumalik sa aming kwarto. At doon ay nalaman kong ang kama ng aking asawa at ang kama ng kanilang ina ay magkatapat dingding lang ang pagitan. Sa pagkakaupo ko sa tabi ng asawa ko ay iyak at dasal na lang ang nagawa ko. Alam kong ang babae sa kabilang kwarto ang pinuntahan ng tagasundo ng gabing iyon.